Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Ako si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, inilagay ng Philippine Ports Authority sa heightened security ang mga pantalan sa bansa dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga pasaherong uuwi ng probinsya ngayong holiday season. Ayon kay PPA General Manager Jay Santiago, bukod sa 24/7 operation ng closed-circuit television o CCTV cameras, magpapakalat sila ng dagdag na police officers na may suot na body-worn cameras sa lahat ng PPA ports. Tiniyak pa ni Santiago na one call away lamang ang mga port police na maaaring lapitan ng mga pasaherong nangangailangan ng tulong. Samantala, nakapagtala ang Philippine Coast Guard ng higit 50,000 outbound passengers at higit 40,000 na inbound passengers sa lahat ng seaports 4 bago ang araw ng Pasko. Nasa halos 2,000 mga Coast Guard personnel ang nakatalaga sa 15 PCG districts sa buong bansa. Guilty ang hatol ng Sandigan Bayan sa 12 dating opisyal ng Department of Public Works and Highways Region 7 at Lapu-Lapu City kaugnay ng 83 million pesos na lamppost project. Sa desisyon ng Anti-Graft Court, pinatawan ng 6-10 taong pagkakabilanggo sina dating DPWH 7 officials Robert Lala, Marlina Alvizo, Pureza Fernandez, Agustinito Hermoso, Luis Galang at Crescencio Bagulor, kasama sa nahatulan ng ilang mga lokal na opisyal ng Cebu City at ang kontraktor ng bogus project noong 2007 ASEAN Summit na ginanap sa Pilipinas. Patay sa pamamaril ang opisyal ng Ministry of Indigenous Peoples Affairs ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Cotabato City. Kinilala ang biktima na si Jocelyn Samar Palau na pinagbabaril habang sakay ng isang minivan bago mag-alas 6 Martes ng gabi sa San Pablo Village, Barangay Rosario Heights, Cotabato City. Ligtas naman ang 2 nitong kasama sa van. Nagpapatuloy ang investigasyon at kung ano ang motibo sa pamamasla. Para sa Kidlat News Update, Renzel Non, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Music